PBA semifinals all set na para sa All Filipino Cup. Ating alamin sa video ito kung sino ang maglaban-laban, mga igsoon ko sa basketball. Mas gaganahan tayo mag-video, mga igsoon, kung mag-subscribe kayo at pag-hit ang notification bell para liking updated sa akin. Pagkatapos ng talunin ng Magnolia Hotshot ang Endless Road Warriors sa score na 112-106 sa overtime, ay muling magtatapat ang Magnolia Hotshot at ang TNT Tropang Giga, kung saan magkaroon ng rematch sa All Filipino Cup noong nakaraang taon. Ang tanong dito, mga igsoon ko sa basketball, ay kung makakabawi ba ang Magnolia Hotshot kalaban ang TNT. Kunting pasada muna sa laban ng Magnolia at ang Endless Road Warriors noong nakaraang linggo, mga igsoon ko sa basketball, kung saan nagkaroon pa nga ng overtime ang dalawang team na ito. At ang nagpa-overtime sa laro ay walang iba kundi ang lethal weapon na si Paul Lee, na umiscore ng 3-point shot sa corner na may 11.1 seconds na nalabi sa regulation. Isang magandang laban ang pinakita ng Magnolia Hotshots at ang Endless Road Warriors simula pa ng first quarter hanggang fourth quarter, kung saan palitan ng baskets na ginawa ng dalawang team na ito. Pero pagdating nga ng overtime period, si Gio Halalon ang kumamada para sa kanyang team, kung saan umiscore ito ng 16 points, 7 rebounds, 6 assists and 2 steals. At siya na rin ang nahilang best player ng larong ito. Makakabawi kaya ang Magnolia Templaros kalaban ang TNT Tropang Giga? Yan ang ating abangan. Samantalang magtatapat naman ang Miralco Bolts kalaban ang San Miguel Vermin. Pagkatapos talunin ng Miralco Bolts ang Barangay Ginebra sa score na 106-104 sa kanilang best of 3 quarterfinals sa Philippine Cup. At natapos nga ang curse ng Miralco Bolts sa Barangay Ginebra, mga igsoon ko sa basketball. Sinaya nga ng Miralco Bolts ang kanilang 21-point lead sa third quarter. Buti na lang at nakarecover ito just in time as Raymond Almasan nakapagbuslo ng clutch triple. Exactly a minute left to go. May pagkakataon sanang maitabla ng Barangay Ginebra ang score sa 106-all. Pero natawagan si Scotty Thompson ng offensive foul laban kay Cliff Hutch. Nang dahil nga sa pagkatalo ng Barangay Ginebra kontra Miralco Bolts, ay makakabante na ngayon ang Miralco kalaban ang San Miguel Vermin sa semifinals. Isang kaabang-abang ang ating makikita, may igsoon ko sa basketball, sa semifinals round, kung saan magtatapat ang MVP group at ang SMC group. Atin na lang abangan, mga igsoon ko sa basketball, kung sino makakapasok sa All Filipino Cup Finals ngayong 2022. At dito nagtatapos ang ating video, mga igsoon ko sa basketball. Sana'y huwag niyo pong kalimutang suportahan ang aking channel at magbibigay pa tayo ng update sa mga susunod na mga video. Maraming salamat sa panonood.